Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ka merong mga provision sa saligang batas na pinagtatalunan, katulad niya, no? Tinan niyo mga gago, ha? Ang pinagtatalunan nila, kailangan daw, eh, ang Kongreso, yun ang ayon sa batas, kasi ang Kongreso ay pwedeng bumuo sa kanilang sarili bilang Constituent Assembly. Three-fourth ng bilang ng Kongreso. Ngayon, sinasabi ng mga animal sa Kamara na pwedeng sila lang yun, yung tinutukoy sa saligang batas. Pero ang sabi naman ng Senado, ba hindi pwede yan. Ha? Kailangan 3/4 ng boto ng Senado. Magkahiwalay na boboto ang Senado at hiwalay din ang Kongreso. 3/4 ang Senado, 3/4 din ang Kamara. Hindi. Paano niyong nasabi na kayo lang? Yung Kamara lang. Di ba? Hindi, kasi sabi sa hindi malinaw daw ang saligang batas. Mga gago! Kayo ang ginagawa niyong bobo ang sarili ninyo. Mga induropot kayo. Siguro talagang bobo kayo at saka ginagawa niyo pang lalong bobo. Gusto niyo madamay ang taong bayan sa kabobohan niyo. Bakit? Pag sinabi mo bang Kongreso, Kamara lang? Yun ang tanong, common sense. Pag binanggit mo ang Congress sa saligang batas, ano ang tinutukoy ng saligang batas kapag binanggit mo ang Congress? Pag binanggit mo ang Congress sa saligang batas, ang tinutukoy niya, Senado at Kamara. Mga gago, hindi pwedeng magkaroon ng Kongreso lang na Kamara lang. Di ba? Ganun kasimple lang dapat maging paliwanag eh. Pero nila, eh, hindi maliwanag eh. Kongres eh. Akala nila, gusto nilang palitawin na para maging bobo na tayong lahat, yung Kongres, Kamara lang. Kasi alam ng tao yung congressman eh. Kongres eh. Ah, pag sinabing congressman, Kongres, congressman lang. Walang senador. Maraming hindi nakakaintindi. Gusto pa nilang palabasin. Imbes na ituro nila yung tama, ginagawa pang mali eh. Hindi eh. Kami lang ang pwedeng gumawa eh. Hindi na namin kailangan ng Senado eh. Ha? Hindi na kailangan bumoto ang Senado dahil ang banggit sa saligang batas ay Congress. Hindi, ang tanong ngayon ito, pasagot nyo sa kanila. Pag sinabi ba sa Konstitusyon, tumukoy sa Congress, House of Representatives lang ba ibig sabihin nun? O, tanongin nyo sa kanila. Ha? Pag sinabi lang, sampalin mo. Bakit? Eh, hinduropot yan eh. Ha? Walang karapatan maging congressman yan kung ganun ang pangunawa niya, mga kaibigan. So, ito mahalaga. Yan yung sinasabi natin, binababala natin, na huwag niyong lokohin ang eleksyon. Tingnan ninyo ito sinasabi ng mga leader. Pagka hindi mo itinuloy ang eleksyon, sa ilalim ng democratic process, sa alinsunod sa sinasabi ng saligang batas natin, pwede tayong pakilaman. Makikialam sila. Yun yung sinasabi natin eh. Ang kabutihan sa Democrats, nakikialam sila. Katulad niyan, yung leader, hindi mo pwedeng hindi irespeto ang human rights. Ano pa? Yung rule of law. Ang tawag doon rule of law, yung
pag-respeto sa saligang batas. Rule of law yun, mga kaibigan. So, itong ginagawa nila, hindi rule of law ito eh. Mga kaibigan eh. Isipin mong lahat ng kabubuhan eh. Ha? Sila raw eh, yun daw ginagawa nila ngayon sa kamera. Nagbotohan na nga eh. Ha? Inaprubahan na nila sa committee level, di ba? Yung Constituent Assembly. Ang sabi nga natin kanina, nagkaroon na tayo ng leksyon eh. Nakita na natin ang depekto. Kaya ako, naisip ko, kasi inabot ko yung CONCON. Oh. Tapos itong constitutional, CONCOM naman. CONCOM at saka CONCON yung una. Ha? Pareho nating inabot, nakita natin, dapat dyan tayo magbase para mapakinis natin kung talagang malinis ang intensyon. Unang-una, siguradong hindi malinis ang intensyon itong mga ito. Ha? Sapagkat ang gusto nilang palitang ikinakatwiran lang nila yun. Kunyari, economic reforms. Bali ba, yung economic reforms, masama pa eh. Ha? To the advantage, to the disadvantage ng mamamayang Pilipino. Hindi ba dapat ang konstitusyon ay laging nakaporma yan sa advantage, ha, ng mga Pilipino? Pagkatapos gusto mong palitan ng 100% foreign ownership, economic reforms daw yun, ginagamit lang nila yun kasi once o sa sandali na ang konstitusyon ay nabuksan, mga kaibigan, kahit hindi yung provision lang na yun, lahat na pwede na nilang palitan. Bukas na eh. Hindi ba? Oh, sabi ko nga sa inyo, pinakamadaling maintindihan yan, na halimbawa, kapag ka ang babae, dinala mo sa motel, sumama naman yung babae. Ha? Abay, lahat na pwede mo nang gawin doon sa babae. Ah, hindi naman kayo pwedeng mag-jack and poy lang doon eh. Ano, mag-jack and poy lang kayo, magtitinginan lang kayo. 'Di ba? Lahat na magagawa niyo na. Ganun ang katumbas noon. Ah, nakita natin Constitutional Convention. Mas demokratiko 'yon kasi sabi ko nga, ang pinakamaganda diyan sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Pero tandaan ninyo, hindi tayo dapat pumayag na ngayon yan mapalitan, lalo na sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Ha? Although, itong Constituent Assembly ay nasasaad sa saligang batas, pero binabago nila yung version eh. Ginagawa nila ng manipulasyon eh. Doon pa lang makikita mo na merong masamang motibo. Hindi mo ba? May masamang binabalak ang mga walang yang ito. Kaya bakit mo papayagang gawin nila yan ng mga taong walang ya, tulisan, ha? Mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Oh, ngayon, meron pa namang tatlong paraan yan eh. Doon sa Constitution eh. Para mapalitan ng saligang batas eh. Kaya lang, iniiwasan nilang gawin. Ha? Iniiwasan nila sapagkat pagka yun ang nasunod, ay hindi nila maaaring walang hiyain ang konstitusyon, ang pag-amyenda ng konstitusyon, hindi nila pwedeng maidisenyo sa sarili nila. Kung yan ay idadaan mo sa prosesong demokrat, mas demokratiko.
iyong tinatawag na constitutional convention, mga kaibigan. At dahil nga may karanasan na tayo dyan, at tayo'y tao na nang mapalitan niyang ng dalawa, tatlong beses ang ating saligang batas, mga kaibigan, siguro kaya iginiit ni Marcos yung 1978 Constitution, mga kaibigan, sapagkat nakita niya yung 1971 Constitution na yung convention ay hindi makagawa ng batas na papabor sa kanya. Di ba? Yun ang nakita nating mali sa Constitutional Convention. Pero yung Constitutional Convention per se, yun ang tama na paraan. Ha? Bakit? Ito yan eh. Yung mali doon, ha, mga kaibigan, eh, hindi ka dapat magpapasok ng politiko sa Constitutional Convention. Yung merong balakin na pumasok sa politika o namumulitika. Ang dapat na gumagawa ng saligang batas natin, inihahalal, pero not as a politician. Kung hindi, ihahalal mo sila para lang doon sa purpose ng pagpapalit, pag-aamyenda ng saligang batas. Ha? At para sa akin nga, para matiyak natin. Yun ang dapat tinitiyak mo dyan eh. Ha? Ito ba'y para sa kapakanan ng taong bayan at ng ating bansa? Para masiguro mo yan, eh, kailangan nating maghalal ng mga taong ang purpose lang ay gagawa sila ng saligang batas. At pagkatapos nilang gumawa niyan, para sa akin ha, hindi na sila dapat o hindi na sila pwedeng magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa gobyerno sa pamamagitan ng pagtakbo sa politika. Dapat perpetually disqualified to run for any office. Ha? Dapat nga eh, pati humawak ng pwesto eh. Hindi ka na dapat eh. Ha? Kasi, para dun sa, kung tatakbo ka, malinis ang hangarin mo. Kaya ka lang tatakbo, eh para gusto mong masiguro na para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan, itong gagawin kong paglahok sa pagsulat ng saligang batas. Oh, hindi dapat politika yan, mga kaibigan. At once na lumahok ka dyan, yan ako, pwede akong lumahok dyan. At hindi na ako tatanggap ng anumang pwesto sa gobyerno. Hindi ako tatakbo sa politika. Bakit? Kasi malinis ang hangarin ko eh. Kung ako tatakbo, dyan pwede akong tumakbo. Basta ganun ang kondisyon. Ha? Hindi na ako lalahok sa anumang eleksyon. Hindi rin ako magpapa-appoint sa anumang pwesto. Dapat ganun lahat, mga kaibigan. Kapag ka hindi ganon, hindi magiging matino. Ha? Nakita mo ang klase ng mga nakaupo ngayon, party list. Nakikialam kayo sa amyenda ng saligang batas. Ha? Eh, isa lang layunin ninyo. Meron kayong masamang hangarin. Hindi kayo kasali dyan, hayop kayo. Ha? Kayo'y wala kayong mandato na gumawa ng saligang batas. Yan nga lang mga batas na pinagagawa ninyo, puro katarantaduhan eh. Terror law, kung ano-ano, mga kaibigan, nasa harap tayo ng pandemya, kung ano-ano inaatupag ninyo. Inuunan nyo pa yan. Maari lang tayo magpalit ng saligang batas kung ang nakaupong presidente mapagkakatiwalaan.
Oh, mga kaibigan, mapagkakatiwalaan mo ba itong mga ito? Ha? Hindi mo pwedeng ipangutang yung mga yan eh. Yung mga pangalan yan, pati pagmumukha yan eh. Di ba, mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eh, kita ninyo. Eh, ano raw? Si Cory daw eh. Ano sabi ni Digong nyo? Ang mali daw ni Ma'am. Binalik niya pa sa politiko. Ano? Eh, ibig sabihin nun, alam nyo? Yun yung pang-akit niya sa mga militar eh. Ito yan eh, parang nag-usap na yan eh. Maniwala kayo sa akin. Hindi man tayo nakatanghod sa tabi nila nung nag-uusap sila. Pero parang ganun ang ibig sabihin nun. Reading between the lines, ika nga. Nagkaroon na yan ang kasunduan eh. Yang militar tsaka si Digong nyo. Para hindi siya mapatalsik sa pwesto. Mga kaibigan. Oh. Ang panloloko niyan ganito. Oh, huwag nyo kong pabayaan ha. Kahit anong mangyari. Kahit mag people power. Ha? Basta kung ano man mangyari, kaysa ibigay ko sa kanila. Yan yan eh. Ibigay ko na lang sa iyo, sa inyo, sa militar. Kaya ito, kung meron silang ganyang kasunduan, ano yan eh? In principle, ganyan. Oh, gusto nyo, example. Kaya lang, hindi ang layunin natin, hindi yung makasakit. Kung hindi, in principle, ganito. Si Mrs. Aquino, noong nakaupo, ilang kudeta inabot niya? Ha? Ang dami. Di ba? Ang daming kudeta ang nangyari sa administrasyon ni Presidente Cory Aquino. Oh. Ano sinasandalan? Kanino siya sumandal? In principle, mababasa ninyo eh, yung hindi man nag-usap o hindi man tayo, wala tayo narinig na ganon, eh makikita ninyo, nagtagal si Mrs. Aquino, di ba, sa pwesto, kahit maraming kudeta, na-survive niya yung mga nangyari sa kanya. Bakit? Eh parang nakipag-usap siya, di ba, kay Fidel Ramos. O basta, huwag mo akong pabayaan. Kaya nung si Ramos, ang ginagawa ni Ramos noon, kahit may ang suspecha, may nalalaman siya sa lahat ng kudeta eh. Ha? Pero, yun ay lihim. Yun ang suspecha. Kaya nung araw, magtataka kayo, papansinin ninyo, pag nagkaroon ng kudeta, ha? Magbibigay lang ng, magsasalita lang si Ramos at magpapakita lang sa publiko, pagtapos na yung kudeta, pag na-contain na. Pero, ha, habang nangyayari kudeta, nakatago siya. Kasi nag-aantay siya, tinitingnan niya kung mananalo, sasama siya ron. Ha? Naniniguro, sigurista. At saka, mga kaibigan, pwedeng possibility na kaya nangyayari yung kudeta para sumandal sa kanya si Mrs. Aquino. Kaya, parang nakita mo na na, oh, sabi ni Mrs. Aquino, eh, kaysa mapunta sa kanila, eh, bigay ko na lang sa'yo pagka alalayan mo lang ako. O di kita ninyo sino ang kanyang naging kandidato. Ha? Pagkatapos ng kanyang termino, di ba si Ramos? Oh, si Ramos naman, gustong-gusto niya yun para sumandal sa kanya si
Mrs. Aquino. Ganon din sa panahon ni, sa panahon naman ni Gloria, nagkaroon din ng kudeta. Lagayan eh. Ang nangyari, suhulan eh. Mga kaibigan, sipin mo, nuknukan ng walang ya si Gloria, hindi natumba ng kudeta. Di ba? Mga kaibigan, bakit? Eh mga generals, nakikinabang eh. Di ba, nakita ninyo yung pagmumukha ni Gloria nun? Nung una, di ba? Nung age sa tres. Ha? Halos hindi na natutulog. Eh, may mga kwentuhan pa nga, sabi, eh kaya ganun itsura niya, kasi hindi nakatulog. Pagkatapos, sabi raw nung asawa, tinanong daw niya yung asawa niya, ano ba gagawin natin? Ano mangyayari? Sabi raw nung asawa, kwentuhan lang to. Sabi nung asawa raw, dadalhin daw tayo sa kwan eh. Sa ibang bansa eh. Sabing ganun. Sabi raw ni Gloria, gusto ko sa Hawaii. Ay, hindi pwede ron, sabi raw nung asawa. Bakit? Eh, kasi baka mapagkamalang kang sipa eh. Pag nagsuot ka ng grass skirt. Mga kaibigan, oh. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang umaga, hari! Pangahas! Mantika! Rokwe! Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.